Hello, this is Mike and welcome back to my channel. Sa episode na to, tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Google Forms. Ayan, bago tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong video tutorials. Okay, so para saan po ba ang Google Forms? Ang Google Forms ay isang application ni Google na kung saan pwede tayong gumawa ng mga questionnaires, survey, quizzes at exams online. At ang maganda pa dito, once na natapos na natin ang ating forms at ipinasagutan sa ating mga respondents or mga estudyante, automatic na po itong mag-create ng summary gamit ang Google Sheets at pwede natin i-download gamit ang Microsoft Excel. So paano ba gamitin si Google Forms? Una, mag-open po tayo ng web browser. Bago tayo magsimula, make sure na naka-sign in na kayo sa inyong Gmail account. At meron dalawang paraan para makapunta tayo sa Google Forms. Una, pwede tayong pumunta doon sa ating Google Drive. Pindutin naman ang Google Apps and then hanapin si Drive or Google Drive. Ayan. And then doon sa may new icon, click lang po natin yan. And then, more. Andyan yung makikita yung Google Forms. Ayan. So, ang isang way para makapunta kay Google Forms, i-type po natin ang docs.google.com. Ulitin ko, make sure po naka-sign in na po kayo sa inyong Google account. And then, dito po sa may hamburger icon na tinatawag yung main menu, click lang po natin yan and then makikita nyo po dyan yung forms. Ayan, so kung papansin nyo po, meron na pong mga template dito ng Google Forms. So mamimili na lang po kayo, depende sa gusto nyo. Ayan, dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Google Forms, ang pipiliin natin is yung blank, yung wala pang laman. At tayo ang maglalagay ng mga content ng ating Google Form. So i-discuss ko lahat ng iba't ibang category natin dito sa pag-create ng Google Forms. Merong short answer, paragraph, multiple choice, checkboxes, drop-down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, date at time, at yung mga settings po niya. So, umpisahan na natin. So, dito po sa Google Forms, ito po yung interface ni questions. So, dito po tayo maglalagay ng mga questions natin kung quiz man ito, kung exam or survey or questionnaires. Dito naman po, pag kinlik natin ito, ito po yung interface ng responses. So, dito nyo po makikita lahat ng sagot ng mga tao na nag-response or sumagot doon sa inyong forms. So, wala pa po siyang laman dahil wala pa po tayong nagagawa at wala pa pong nag-response doon sa ating Google Form. Okay, next. Ito naman po yung ating customized theme. So, kung gusto po nating baguhin yung kulay at yung design ng ating forms, dito lang natin ito i-customize. Next is yung preview dito, yung parang eyeball dyan. So, pag click natin ito, makikita natin yung preview ng ating ginawang form. So, dahil wala pa pong laman, so ganyan po itsura niya. Then next, ito po yung sa may settings. So, dito po tayo mag-configure mamaya ng ating Google Forms pag natapos na po natin gawin. So, may presentation at may quizzes din po. So, mamaya po ituturo ko po lahat yan. And then, yung nandito po yung send. Once na okay na po yung ating forms, tapos na po, pwede na natin siyang isend sa mga respondents po natin or sa mga estudyante po na sasagot ng ating forms. And then, yung nakikita nyo po dito na kulay green na merong parang plus icon, ito po yung kiniklik natin pag gusto na nating i-generate or mag-consolidate yung lahat ng responses ng ating forms. So, pag kinlik ko po ito, mag-create po siya ng spreadsheets at ito po yung pwede nating i-download. And then next, ito po yung accepting responses. Once na naka-on po ito or naka-enable, anytime pwede pong mag-response yung ating mga respondents. So, once dinisable ko po ito, hindi na po pwedeng tumanggap ng response yung ating forms. Ayan, so enable ko lang po. Okay, so balik na po tayo dito sa questions. So, start po natin doon sa may title po. So, maglalagay po tayo ng title. Depende po kung saan nyo gagamitin yung forms.
kung sa survey ba, sa questionnaire, sa exam, sa quiz. So, nakadepende na po sa inyo yun. So, ang gagawin natin ngayon, magsiset tayo ng example ng title ng ating forms. Yung title ng form is sample survey. Ayan. So, doon sa description po, bahala na po kayo kung gusto nyong lagyan ng description tungkol saan yung inyong survey, etc., etc. Okay, next. Dito po sa may bandang baba, ito na po yung unang questions po ng ating form. So, mamimili po tayo dito sa category kung short answer ba, paragraph, multiple choice, etc., etc. So, i-discuss ko po ito isa-isa. So, yung una po, short answer. So, pag sinabi po natin short answer, ito po yung mga response na nangangailangan lang po ng mga maikling sagot. So, example po is yung name, limbawa, or pangalan. So, maikli lang naman po ang pangalan. So, pwede na po yung short answer na piliin natin. Kung napapansin nyo po, meron ditong image icon. So, pwede tayong mag-add ng image po sa ating question. So, pwede po tayong mag-upload or mag-browse galing sa ating computer. Ayan. Pwede rin po tayong, pwede po natin gamitin ang ating camera. Pwede rin po yung by URL kung magaling siya sa internet. Pwede rin po yung photos kung meron po kayong mga picture na nakasave sa inyong Google account. Pwede rin po manggaling sa Google Drive yung pictures na ilalagay nyo. At pwede rin naman manggaling sa Google Image yung picture na ilalagay nyo. So this time, hindi po ako maglalagay ng picture doon sa question natin na name. Ayan. So, name, and then dito sa baba, papasin nyo po, short answer. So dito po sila magta-type ng kanilang response pag okay na po yung ating form. So dito po sa may bandang baba, kung gusto po natin i-duplicate itong question na to, itong name na ito, click lang po natin duplicate at automatic magki-create po siya ng duplicate nung unang question natin. So na-double po. Okay, so i-delete ko na po ito, itong duplicate. Ayan. So next, ito pong delete icon dito. So pag gusto po natin mag-delete ng question, ito po yung i-click natin. And then yung nakikita nyo po dito na required, ang ibig sabihin po yan, once naka-enable po yan, ayan, ibig sabihin required po nilang sagutan yung question na ito. Hindi po sila pwedeng mag-next pag hindi po nila ito nasagutan. So yun po ang ibig sabihin ng required. So pag hindi naman po required, ayan, so kahit hindi po nila ito sagutan, mag-next po or magpo-proceed po yung forms natin doon sa mga susunod pang mga questions po. So yun po yung required. And then may napapansin po kayo dito na tatlong dot na meron po yung description. Pag gusto po nyo pong magdagdag ng description doon sa question natin, pwede po yun. And then next po, yung response validation. Ang ibig po sabihin yan, pwede po tayong mag-set po ng response po. Bago po sila mag-type ng response, i-validate po muna ni Google Forms. Depende po doon sa ating validation. Sa halimbawa po, pag ang nakaselect po dito is yung number, lahat po ng pwede po nilang i-reply is number lang po. Pag nag-type po sila ng text, hindi po yun i-accept ni Google Form. Halimbawa po, number, and then greater than, ganun, greater than or equal to, less than, etc., etc. So, yun po yung sa may number po. So, what if ang pinili po natin is yung sa text po? Ayan, so ang ibig po sabihin ng text, once na text po ang sinelect po natin dito sa kanyang validation, ang tatanggapin lang po niyang response is text lang po. So, pag maglalagay po tayo ng numbers, is hindi po niya i-accept. Okay, next. Dito po sa lens, pag sinabi po natin lens, pwede po tayong mag-set kung gaano karami yung character na pwede nilang i-input doon sa ating response. Okay, so pwede rin po natin i-customize yan, depende na po sa inyo. Next. Okay, next is yung regular expressions. So pag sinabi po natin regular expression, ito po yung mga words na pwede natin ilagay na hindi pwedeng tanggapin ng ating Google Form. So halimbawa po, no, contains, doesn't contain, halimbawa po matches, no. Halimbawa po, once na may tinype po tayong word na might dito sa ating response, no. At ito po yung ating error message or error text, halimbawa po, not allowed. Ayan. So pag meron po tayong tinype na word na might dito sa ating response, ang lalabas po is not allowed. So hindi niya po yung tatanggapin. Preview po natin.
Ayan. So, halimbawa po, nag-type po ako ng response natin. Ang response ko is mayroong word na mic. So, pag sinabi po natin yan, ayan. So, not allowed ang sasabihin niya. Kasi po, na-detect po niya na mayroong pong matches na mic doon sa ating validation. So, yun po yung tinatawag na validation. Okay po. So, close ko lang po ito. Ayan. Balik tayo dito. Sa case na to, tatanggalin ko po yung response validation and then yung description. Tatanggalin ko na po yan. Ayan. So, name. Name lang ang kukunin natin dyan. Next, mag-add po ulit tayo ng question. So, click lang po natin itong add sign dito. Ayan. Add question. So, question po natin. Next po natin dito sa category is paragraph. So, ano pong pinagkaiba ng short answer doon sa paragraph? So, yung short answer po, tulad ng sabi ko kanina, ito lang yung mga question na nangangailangan ng maikling sagot, no? Short answer lang. So, pag sinabi naman natin na paragraph, ito po yung kailangan po ng long answer text. Halimbawa po itong question na ito. Ayan. How would you describe yourself? So, yung tanong na yan is nangangailangan po ng long answer. So, ang pipiliin po natin yan is yung paragraph. Ayan. So, ganun din po, pag required po sagutan ang question na to, i-enable nyo lang po yung required dito. Ayan, so naka-enable na. And then, depende rin po sa inyo kung mag-set po kayo or maglalagay kayo ng description tungkol sa tanong na to or ng validation. Okay, next, add question po tayo. Ayan. Next is yung multiple choice. Ayan. So, sa multiple choice po, ito po yung tanong na kung saan meron na po silang pagpipilian na options po. So, halimbawa po, ang question po natin is gender. Ayan. Halimbawa lang po, ayan, gender. So, napansin nyo po, nung tinype ko po yung gender, may sinasuggest po agad si Google Forms, no? Yung add all, no? Pag sinabi natin add all, lahat po nito is i-add niya yung female, male, prefer not to say, and other. So, try na po natin i-add yung add all. Kung ayaw nyo na po mag-type dito sa option 1 ng female, ayan, and then add option 2 na male, ayan, i-click na po natin itong add all para hindi na po tayo mag-type. So, click ko po itong add all, ayan, so kung napapansin nyo po, nilagay niya na po yung female, male, at yung prefer not to say, ayan. So, yan po yung multiple choice. So, pipili po mamaya yung ating respondents ng isa dyan po sa tanong na gender. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo po, may add image dito. Pwede nyo pong lagyan ng image yan. No? And then, i-re-require din po natin ito kasi gusto po natin na masagutan nila itong question na ito. Pwede rin po tayong mag-set ng description. And then, meron po tayo dito mapapansin na go to section based on answer. So, ang ibang tawag po dito is yung branching. Kumbaga branching, no? So, mamaya ko po i-discuss yan kung ano po ang gamit niyan. And then, yung last one dito is meron po yung shuffle option order. So, pwede po natin i-shuffle yung pagpipilian. So, sa tanong nito, hindi ko na po i-shuffle. Okay na po yan. Okay, so next po. Add ulit tayo ng question. Ayan. So, tapos na natin yung multiple choice. Next na po tayo sa check boxes. So, ayan. So, ang question natin sa check boxes is, ayan, availability of internet connectivity. Ayan. So, ang ibig po sabihin ng check boxes is maglalagay po tayo ng mga options and then pwede po silang mamili ng isa or higit pa na sagot. So, halimbawa po, availability of internet connectivity, packet Wi-Fi, broadband, add ako ng option number 3, DSL, fiber, add uli ako ng option number 5, mobile data, and then add uli ako ng isang option dito, number 6. Ayan, no internet. So, ito po yung pwede nilang pagpiliin at pwede po silang sumagot dito ng isa or higit pa. Okay, dito po sa ating check boxes. So, mamaya i-preview po natin lahat yung ginawa natin para makita po natin kung ano yung itsura po niya. Ayan, so next. Same din po, pwede po tayong, pwede po natin itong iset as required para po, required po silang sagutan yan. Hindi po nila i-skip ang question na ito. Pwede rin po tayong mag-set ng description ng response validation
At pwede rin po natin i-shuffle itong pagpipilian. So in my case, hindi ko na po gagalawin itong mga to. So add question po ulit tayo. Ayan. Next naman, didemo natin yung drop down. So yung drop down po, wala po siyang masyadong pinagkaiba doon sa multiple choice, check boxes. Mamimili po kayo ng sagot dyan. Pero naka-drop down nga lang yung kanyang format. So sample po natin, ang question po natin dito sa drop-down is, do you have ways to connect to the internet? So, ang sagot lang dyan malamang is, it's either yes or no or maybe. So, may sinasuggest po ulit si Google Form dito na yes, no, maybe. So, add all ko na po yan para hindi na po tayo mag-type. Ayan. Sa ngayon, hindi po natin nakikita yung drop-down po na layout. Pero once na-preview po natin yan, i-preview ko po. Ayan. Punta po tayo doon. Ayan, so, do you have ways to connect to the internet? Ang ibig po sabihin ng drop-down, pag kinlik ko po itong arrow down dito, ayan, mamimili po tayo dito sa drop-down list sa baba ng ating sagot. Kung yes, kung no, or kung maybe. So, yun po yung ibig sabihin ng drop-down. Okay? So, balik na po tayo doon. Ayan. Ayan, so i-record po natin ito para sagutan po talaga nila. Hindi nila skip yung question. Pwede rin po tayo mag-set ng description. Ayan, go to section based on the answer. So i-discuss ko mamaya po ito, no? Ayan, so add ulit tayo. Ayan. So this time, i-discuss natin yung file upload. So ano pong ibig sabihin ng file upload? Ayan, so pag sinabi natin file upload, may gusto po kayong kunin na file doon sa respondents. Doon po sumasagot. So, ito po yung isi-select natin. Halimbawa, gusto nyong hingiin yung kanilang mga files or picture or certificates or any data, no? Ito po yung isi-select natin. So, files will be uploaded to the form owner's Google Drive. So, ma-upload po yung kanilang mga files doon sa Google Drive nung gumawa po nung form. Halimbawa, ako po yung gumawa ng form. Sa Google Drive ko po papasok yung mga files na isi-send po nila or i-upload nila. Okay? So, yun po. So, continue po natin ito. Ayan. So, dito po yung question natin doon sa file upload. Ayan. Halimbawa po, ang question po natin dito is, ayan, please upload scan copy of your certificates. So, ang gagawin po nila is i-upload po nila yung kanilang mga certificates dito sa ating ang Google Form. So, meron pong option dito. Sabi niya dito, allow only specific file type. So, pwede po tayong mag-set ng specific file types. Halimbawa, kung documents lang ba yung i-accept natin, pwede rin pong spreadsheets, PDF, pwede rin pong video, presentation, drawing, image, and audio. So, mamili na lang po kayo dito ng file types na i-accept nyo doon sa response nila. Okay? So, ang pipiliin ko po dito is documents, spreadsheets, certificates, PDF. So, ang pipiliin ko po dito is documents, PDF, and image. Dahil certificates po yung hinahanap natin. Okay, next. Doon po sa maximum number of files, pwede po tayong mag-set kung ilang files po yung i-accept or i-upload nila. So, pwedeng isa, pwedeng 5 at pwedeng 10. Doon naman po sa maximum file size, ito po yung size ng files na i-upload nila. So, halimbawa po, ayaw po natin lumampas ng 10 MB yung i-upload nila, ito po yung isi-select natin. Pwede rin pong 100 MB, halimbawa po, 10 certificates po yung i-upload nila and then medyo malaki-laki yung size niya. So, lakihan din natin yung size nung ating files na i-upload. So, maximum of 100 MB. And then, may mababasa po tayo dito sa baba na this form can accept up to 1 GB of files. So, malaki-laki na po yung 1 GB at certificates lang naman yung hinihingi natin. So, pwede na po yun. Pwede na po tayo doon sa 100 MB. Halimbawa, hindi po maiwasan video yung hinihingi nyo po na gusto nyo pong i-upload nila. At kadalasan po ng video is may malalaking file size, pwede rin po nating lakihan yung 1 GB po dito. Click lang po natin yung change, and then doon sa maximum size of all files upload, yung 1 GB po dito, 1 GB, lakihan po natin, pwede po tayong mag-set ng 10 GB, 100 GB, or
1 terabyte. So dito po tayo magsiset kung gaano po kalaking file size yung pwede nilang i-upload. Ayan, so i-re-record ko din po ito. Ayan, and then pwede po tayong mag-add ng description dito sa question na ito. So next, add ulit tayo ng question. Ayan, tapos na natin yung file upload. Next is yung linear scale. So ano po ba yung linear scale? So ang question natin para dito sa linear scale ay, how likely is it that you would recommend this company to a friend? So halimbawa po, mamimili po sila ng from 1 to 5. So pwede po tayong maglagay ng level dito kung ano yung 1 at ano yung 5. So sa 1 po, example po, ayan, not at all likely. And then doon sa number 5, extremely likely. Ayan, so i-preview po natin para makita natin ang itsura. Ayan. Ayan, so ito po yung ating linear scale question. How likely is it that you would recommend this company to a friend? So, mamimili po sila from 1 to 5. Ayan. So, yan po yung kanyang itsura ng linear scale. So, balik po tayo doon. Ayan, so, required din po natin to dahil gusto natin nasagutan nila itong question na ito. Then, next. Ayan, so, next tayo doon sa multiple choice grid. Sa multiple choice grid, para din po siyang linear scale. Yun nga lang, meron na siyang rows at meron na siyang columns. So, halimbawa, ang question natin dito is, please rate our performance. So, doon po sa row number 1, ang ilalagay po natin dyan ay, ayan, products. Halimbawa po, software application. Doon sa row number 2, ang lalagay natin ay technical support. And then, doon sa row number 3, ang lalagay natin, data quality. Ayan, so meron tayong tatlong examples dito. Doon naman sa column, excellent, and then good, and then poor. Ayan. So, tignan natin ang may itsura nito. Ayan, so please rate our performance, no? Meron tayong row dito na products, technical support, and data quality. So, nandiyan po yung excellent, good, and then poor. Halimbawa doon sa products, yan, mamimili sila kung excellent, kung good, o kaya poor. Ganun din po sa technical support, kung excellent, good, o kaya poor. Ganun din po sa data quality. Ayan, so yan po yung itsura ng ating multiple choice grid. Ayan, so balik tayo doon. Ayan, so i-require natin yung pagsagot po dito. Ayan, so require a response in each row. So pag enable po natin ito, yung participants po or yung respondents po, kailangan niya po mag-response sa bawat row. And then dito sa more option natin dito, pwede po natin i-limit yung response per column. So nasa sa inyo na po yan kung ano po yung prepare nyo dito sa ating multiple choice grid. Ayan, so next, mag-add ulit tayo. This time, add natin yung checkbox grid. Ayan, so ang question natin dito sa checkbox grid is, what date and time works best for you? Select all that apply. So, halimbawa po, dito sa row 1, Monday. Sa row 2, Tuesday. And then sa row 3, Wednesday. Ayan, so 3 examples lang po ang lalagay natin. So sa inyo, depende kung gaano karami yung gusto nyo po dyan sa rows. And then dun sa column po, halimbawa po is 8 a.m. Ayan. And then 10 a.m. And 11 a.m. Ayan. Kayo na pong bahala kung gusto nyo pong mag-add ng column. Ayan, so tignan natin ang magiging itsura nito. Ayan, so ito na po yung checkbox grid. What date and time works best for you? Select all that apply. Ayan, sa checkbox grid po, pwede po ang multiple selection dito. So pwede po tayong mamili ng kahit ilan po. Compare po dun sa multiple
grid, isa lang po yung pipiliin natin kada row. Dito naman po sa checkbox, pwede po tayong mamili ng isa or higit pa. Ayan. Ayan, so yan po yung checkbox grid. So next, po tayo ng question. So this time, date naman. So ang date po, usually ang mga tinatanong po dito is yung mga petcha or date. No? Nandyan po yung month, day, and then yung year. So kadalasan po dito, halimbawa po is yung birthday. Ayan, so required din po natin ito. Ayan, and then dito po sa ating option, no, meron yung description, meron yung include time. Pag sinelect natin itong include time, so kakaroon po ng section dyan na kung saan meron pong time. No? So this time, i-disable ko po yung time. Ayan, so year lang po yung include natin. So ayan, so tignan natin ang itsura nito. Ayan, so kung napapansin nyo po, meron dyang date, month, and then year. So, pwede po natin itong i-type manually po. Pero, pwede rin po nilang i-click itong calendar icon dito para po i-click na lang dito sa calendar yung date na gusto nila. Halimbawa po is January 1, 2020. Ayan. So, ayan po yung ating date. Next is yung time. Ayan. So, sa time po, of course, time po yung tatanungin natin dito. Halimbawa po, ito na lang din po yung question natin. Ayan. Sila na lang po yung magta-type ng specific time na sagot nila doon sa question natin. Okay, so i-record din natin ito. So, dito sa kanyang option, so merong time and then merong duration. Okay, so i-preview natin. Ayan, so pwede po silang mag-type ng time dito. Halimbawa po, 9. And then, 00. Ayan, 9 AM. Pwede rin po silang mag-select kung AM or PM. Ayan. Ayan. So, na-discuss na po natin lahat po ng klase ng question dito sa ating Google Form. Ayan. So, this time, i-demo ko naman po kung paano mag-add ng section. So, ano bang ibig sabihin ng section? So, yung section po, yun yung parang magsiset ka ng boundary doon sa ating mga question. So, halimbawa po, magsiset tayo ng or mag-add tayo ng section. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo po, merong section 1 of 2 and then ito po yung section 2. So, parang hinihiwalay niya po yung iba't ibang klase ng set ng question natin. So, doon sa section number 1, ang kanyang title is sample survey, pero i-rename na lang natin yan. Halimbawa is basic information. And then dito naman sa section number 2 is sabihin na natin na survey. Ayan. So kung papansin nyo po, meron tayong section 1 and then section 2. So parang nagkakaroon lang ng boundaries between different kinds of questions. Ayan, so dito po sa ating Google Forms, pwede po tayong mag-insert or maglagay ng video. So halimbawa, dito sa ating section 1, gusto po nating lagyan ito ng video. Click lang po natin itong add video. So papansin nyo po, YouTube po yung icon dito. So sa YouTube lang po tayo pwedeng kumuha ng mga video na ilalagay natin dito sa ating Google Form. Halimbawa po, is yung video about COVID. Ayan, search lang po natin or pwede po tayong maglagay ng specific URL. Ayan. Ayan. So, halimbawa, ito ang ating video ilalagay. Select and then, ayan. So, napansin nyo po, nag-insert na po siya dito sa ating section 1. Ayan. So, pwede naman po natin itong i-drag. Ayan. I-move, i-adjust, or ilipat ng location. Depende na lang po sa atin. Ayan. Try po natin i-preview yung ating video sa ating form. Ayan. So, pansin nyo po, ito po yung section 1 and then nilagyan po natin ito ng video na pwede pong i-play. Ayan. And then, pag nag-next po tayo, magpo-proceed po tayo dun sa section number 2. Ayan. So, hindi po tayo makapag-proceed kasi naka-require po
yung question na name na kailangan po natin itong sagutan. And then, next. Ayan, so ito po yung section number 2 natin. Ayan. So, next. May nabanggit po ako kanina about yung branching or yung tinatawag na go to section based on answer. So, ganito po yun. Ayan, so mag-add tayo ng section dito. Ayan, so sa section na to, halimbawa, ang title ng section natin is about connectivity. Ayan. And then, add tayo ng question under connectivity. Let's say for example, ayan, do you have an internet connection? So, iselect na lang po natin yung sinasuggest niya dito. Ayan, yes, no. And then, tatanggalin ko po itong maybe kasi ang gusto ko lang po na sagot dito is yes or no. Ayan. So, doon po sa branching na tinatawag or yung go to section based on answer, kapag yes po ang pinili nila, magpo-proceed siya doon sa question na kung saan related doon sa unang question. At kapag no naman ang pinili nila, magpo-proceed na siya doon sa next question na hindi related doon sa unang question. So, ganito po yun. Mag-add po ulit tayo ng section. Ayan, section number 4. And then, title natin is Internet. Ayan. So, add tayo ng question dito. Halimbawa, select your ISP or yung Internet Service Provider. Ayan. So, option number 1, let's say PLDT. Number 2, Converge. And then, number 3, Smart. Number 4, Globe. Ayan. So, add ulit tayo ng isang section. Halimbawa, Market. Ayan. So, add tayo ng question dyan. Ayan. So, yan po yung question natin dyan. And then, select tayo dito ng halimbawa, linear. Ayan. And then, from 1 to 5. So, let's say yung 1 is rarely and then often. Ang mangyayari po dito sa ating branching, ayan, so balik po tayo dito sa section number 3, yung una nating question. Ayan, so mag-add po tayo dito ng go to section based on answer. Ayan, so kapag yes ang sagot nila is magpo-proceed po siya sa section ng internet, which is related po doon sa tanong natin. Kapag nag-no naman is mag-jump po siya doon sa another type of question po na hindi po related doon po sa ating tanong. Okay, so go to section number 4 pag yes, and then pag no naman, go to section number 5. So, tignan po natin, no, ang magiging itsura nito. Ayan, so subukan natin sagutan para makita natin yung sa may branching na ginawa natin. Ayan, so ito na po yung sa may branching na ginawa natin. So, connectivity, do you have an internet connection? Pag yes, ang pinili natin, mag-next siya doon sa section number 4, which is yung sa may internet. Pag no naman, mag-jump siya doon sa section number 5, about doon sa may market. So, subukan natin yung yes. Next. Ayan, so nandito na tayo sa internet na section. Ayan, so select your ISP. Ayan. So, yun po yung ibig sabihin ng branching. So, halimbawa po, back tayo. Pag no naman ang sinelect natin, mag-next siya doon sa my
market. Ayan. Ayan, so nakapag-create na tayo ng sample na Google Form. So, i-customize naman natin ito. So, dito po sa may bandang taas, yung customize theme. So, pwede po natin palitan ng kulay yung ating theme. Halimbawa, itong red or orange, light blue. So, depende po sa inyo yun. And then, doon sa may background naman, halimbawa, blue yung pinili natin. So, mamimili din tayo ng background dito. Ayan. Doon naman sa font style, ayan. So, pwede po tayong mamili ng ating font. Kung basic or kung ano man yung font na nakalagay dyan. Ayan. And then, doon naman sa header natin, dito po sa may header ng ating form, pwede po tayong mag-choose ng image na pwedeng ilagay para mas maganda po yung ating form. So, halimbawa po, marami pong pagpipilian dito, ano? Mamili na lang po kayo. Ayan, so halimbawa sa akin, ang pipiliin ko po is halimbawa po ito, ayan. And then insert. Ayan, so napapansin niyo po, meron na pong image yung ating theme sa may upper part. So halimbawa, gusto niyo naman pong palitan ito ng sarili niyong picture or kung meron man kayong picture dyan sa inyong computer, pwede rin po yun. So, punta lang po tayo doon sa customize theme. And then, doon sa my header, mag-upload po tayo. Ayan, select upload. And then, i-browse lang po natin kung saan nakasave yung image na ilalagay natin. Halimbawa po, ito po yung lalagay ko po. Ayan. Done. Ayan. So, i-done lang natin. Ayun. So, ito po yung image na in-upload ko galing sa aking computer. Ayan. And then, ito naman yung ating eyeball icon, no? Ito po yung sa preview yung ginagawa natin kanina. So, pag-click po natin yan, ayan, so ipipreview niya po yung ating form. Ito po yung makikita na ng ating mga respondents na itsura ng ating Google Form. So, pwede po nilang sagutan yan. Ayan, and then, ayun. So, balik tayo dito. Sa may settings naman po, ayan, doon sa may general, halimbawa, gusto po nating i-collect yung email nung mga mag-response po sa ating form, i-select lang po natin ito. And then, yung ibig sabihin naman po ng response receipt, so pag nakaselect po ito, makaka-receive po sila ng parang katunayan na nag-response po sila doon sa Google Form natin. Ayan. So, may pagpipilian po dyan if respondents request it or always. Okay. Next naman po, yung require sign in. So, pag naka-select po ito, yung mga respondents is kailangan po mag-sign in sa Google para masagutan po nila itong ating form. Pero pag hindi po naka-select yan, kahit hindi po sila naka-sign in sa kanilang Google account, masasagutan po nila yung form na ginawa natin. And then, next po, yung sa respondents can edit. Pag naka-check po ito, pwede po nilang i-edit yung kanilang response kahit na i-submit na po nila. Pero pag hindi po yan naka-check, once na i-submit nila yung response nila sa ating Google Form, hindi na po nila pwedeng i-edit yung kanilang response. And then, next is itong see summary charts and text response. So, pag naka-check po ito, makikita po nila yung summary charts and then yung text response nung form natin. And then, punta po tayo doon sa presentation. Ayan. Doon sa presentation po, pag naka-select po or naka-check po yung show progress bar, may makikita po sila doon sa upper part ng kanilang form kung ilang percent na po yung kanilang nasasagutan. And then, doon naman po sa shuffle questions order, pag naka-select po ito, yung mga question po is magsha-shuffle po siya. So, pwede po ito doon sa mga exam or quizzes po. Ayan. And then, ito pong show link to submit another response. Kapag naka-check po ito, meron pong link sa may bandang baba na pwede silang mag-submit uli ng another response. Ayan. Ito naman pong confirmation message.
dito po natin pwedeng i-customize yung response ng form. Halimbawa, pagkatapos na nilang nasagutan yung form, halimbawa, pagkatapos na po nilang ma-answer lahat ng question dun sa ating form, dito po natin i-customize yung confirmation message. So, ang default po na nakalagay dyan is your response has been recorded. So, pwede naman po natin ito i-customize. Pwede po tayong mag-type dito ng halimbawa po, thank you. Ayan. Doon naman po sa quizzes, tulad ng sabi ko po kanina, pwede po tayong mag-create ng quiz dito sa ating form. So, pag in-enable po natin tong make this a quiz, ayan. So, meron pa pong ibang option dito. Halimbawa po doon sa release ng grade, ayan. And then doon sa missed question and then sa correct answer. So, yung ginawa po nating form is hindi po siya pang quiz, no? Parang survey po yung ginawa natin. So, sa susunod na tutorial, gagawa din po tayo ng quiz gamit ang Google Form. So, punta naman po tayo doon sa may responses. Ayan. Diyan po sa may responses, kung napapasin nyo po, wala pa po tayong respondents. So, pag may sumagot na po ng ating form, dito nyo na po makikita lahat ng response po nila. Ayan. So, next is yung sa send po. Kunyari, okay na po itong ating form and then isa-send na po natin siya sa mga respondents po natin. Click lang po natin yung send. Ayan. So, pwede po natin itong isend sa mga email po ng mga target po natin na respondents. Kung gusto naman po natin makuha yung link and pwede po natin i-share sa mga social media platforms, i-click po natin ito. Ngayon, dito po natin makukuha yung link. Ayan. And then, pwede po natin i-shorten yung URL para mas maikli po siya. Ayan. And then, ito po yung ikakopy natin. And then, ito na po yung i-share natin o ibibigay natin doon sa mga tao na gusto nating sumagot doon sa ating form. Ayan. So, halimbawa po, isi-send ko po ito sa Facebook Messenger, sa email. So, depende na po sa inyo kung ano saang platform nyo po isi-send yung ating link. So, kadalasan man po sa Facebook Messenger po natin ito sinishare. So, halimbawa po, i-open po natin yung ating ginawang form. So, i-paste ko lang po yung link dito and then enter. Ayan. So, subukan po natin sagutan yung ating form. Ayan. So, nung papansin nyo po, mayroong email address dito. Hindi naman po natin ito nilagay kanina. Pero dahil chinek natin po yung collect email address kanina dun sa may setting. So, ito po yung unang lalabas. So, sagutan po natin. Ayan. So, pwede po natin panoorin itong video. Pwede namang hindi. And then, dito po tayo sa name. Ayan. So, napapansin nyo po, ito po yung progress bar po na sinelect natin kanina. And then, next. Ayan. So, papansin nyo din po, meron po nakalagay dyan na yung may asterisk po na red, yan po yung mga required po. At hindi nyo po pwedeng skip or kailangan pong sagutan. Ayan. So, how would you like to describe yourself? Siyempre. Ayan. Joke lang po. And then, gender is female. Internet connectivity, yan. And then, do you have ways to connect internet? Yes. Yang add file, yan. Click po natin yung add file and then mag-upload lang po tayo, select files from your device. Okay, pwede natin i-drag dito yung file na i-upload natin. So, select lang po tayo. Then halimbawa po, ito po yung i-upload ko, yan, image. And then upload. And then, sagutan natin itong ating linear scale. Ayan. Ayan. So, next tayo. Yes. Ayan. Next. And then, PLDT, and then next. And then, dito sa ating market, kunyari, number 3, and then, submit. And, pag once na sinabit na po natin ito, ayan, so, your response has been recorded. Ayan.
And then, i-check na po natin doon sa may response. Ayan, kung napapansin nyo po, meron na pong isa na nag-response doon sa ating form. So, yun, ito po yung sinagutan natin. So, click lang po natin yan. Ayan, so kung napapansin nyo po, nandito po yung information na nilagay natin. Halimbawa, gusto na po natin itong i-generate or i-export sa ating spreadsheets. Click lang po natin ito, create spreadsheet. Ayan. And then, create a new spreadsheet. Ayan. So, pwede po natin i-rename ito. Halimbawa po, sir, sample survey. And then, create. Ayan, so mag-open na po yung ating Google Sheet. Ayan, so ito na po yung ating Google Sheet. Ito na po yung na-generate na information or answers galing po doon sa form natin. So kung napapansin nyo po, meron pong timestamp dito. Dito po makikita kung anong oras po nag-submit yung respondents po natin. Ayan. So halimbawa po, gusto nyo pong i-download itong sheet na to sa inyong computer at i-open sa Microsoft Excel. Ayan, so punta lang po kayo dito sa file. And then, download. Ayan, download Microsoft Excel. Ayan. So, papansin nyo po, ayan, downloaded na po ang ating Excel. So, open po natin yung double click. Ayan, so ito na po yung ating Microsoft Excel. So, ito na po yung result ng ating na-generate na summary from Google Form. At nandito na po siya sa ating Microsoft Excel. Ayan. Ayan, kung gusto nyo pong makita yung ginawa nyong form or yung mga ginawa nyong forms, makikita nyo po yun sa Google Drive. Pumunta lang po kayo ng Drive. And then, ayan, so makikita nyo na po dito yung mga forms na ginawa nyo. So, halimbawa po, ito po yung ginawa natin kanina. So, double click. Ayan, so pwede nyo pa po itong i-edit at i-customize. Ayan, so kung meron po kayong mga katanungan or comment, so i-type nyo lang po doon sa ating comment section sa baba. At muli, huwag nyo pong kakalimutang i-subscribe at i-click yung bell button para po makagawa pa po tayo ng mga ganitong klaseng mga tutorial. So, thank you very much po and God bless po.